ang hirap talaga mag-motovlog. Akala nyo madali lang, dyan kayo nagkakamali. Aside sa mga gastos, nagkukonsyum ng time, ang daming kailangang gawin. Mga kaks, ito ang ilan lang sa mga dapat nating kailangan at anong dapat nating gawin sa pag-motovlog. Kaya sa mga tulad kong aspiring motovlogger or dun sa nagbabalak pa lang or magsa-start pa lang na mag-motovlog, make sure na panoorin nyo itong video na ito and make sure to subscribe to our channel and like our Facebook page. We all know sumisikat ngayon ang motovlogging at lumalawak ang community na ito. Ang dami kasing nagmomotor since the pandemic started, di ba? Ako, if you've checked my Facebook page before, nagbablog na talaga ako. Pero pictures and captions lang. Then I acquired this motorcycle, yung Honda Beat natin. And then this came to my mind why I don't do vlogging while touring using my motorcycle. Kasi gusto ko may memories kami sa mga pinupuntahan namin. So dati cellphone lang yung gamit natin, di ba? So doon tayo nagsimula. Siyempre mga kaks, meron din naman tayong mga pina-follow na mga sikat na motovlogger. Tulad ni na, siyempre, si Reed. Hindi naman natin mapagkakaila na pinakasikat na motovlogger sa buong Pilipinas ay si Reed for Speed, di ba? So, aside from Reed, may napanood din natin si Downshift Vinci, si Motondek, si J-Mac, si Brogang, di ba? Motobiz PH. Yan, yung mga gaganda ng mga content nila. Pero yung pinaka gustong-gusto ko yung ginagawa ay si JT ng Motour at saka si Chef TV na taga Leyte. Yun yung mga talagang magagandang content about tourism and dun ako na-inspire na mag-motovlog. So mga kaks, alam ko most of us target talaga na ma-monetize yung channel natin. So make sure to create a good content na may istorya. Yun na nga mga kaks, hindi po talaga madali ang pag-motovlog. Aside sa ikaw yung driver ng motor mo, ikaw yung director, producer, scriptwriter, cameraman, ikaw din ang bida or kontrabida. Ikaw yung magbo-voice over kung kailangan at ikaw din yung editor. Mga kailangan natin, syempre, aside sa motorsiklo tsaka sa helmet, mga kaks, is syempre yung action camera. Yan. That's my DJI Osmo Action. Yun yung current motovlogging camera natin. So, before tayo nag-upgrade sa action camera, meron tayong phone dito. Yung cellphone natin, naka-mount sa motor natin at yun yung pang-record natin. But, syempre, kailangan nating mag-upgrade ng ating mga content. Kaya, yun, nag-purchase tayo ng action camera. At may separate vlog tayo para dyan. Yun sa ating helmet, mga kaks, syempre, pag may action camera na tayo, kailangan din natin ng mount. So this is my mount for my action camera ito. Yan. So it's a chin mount, tsaka mura lang, cheap lang to. Meron tayong review din sa mount na ito. Ito yung link sa taas. Yun, okay naman kahit mura, nagagawa niya naman ng yung ano, yung trabaho niya. Hindi pa naman siya na-fall. Wow, pa-fall. Yan, so yan yung ating chin mount. So depende na sa inyo kung saan yung ilalagay, dito sa taas or sa gilid. So yun, sa akin mas gusto ko dito, chin mount. For the audio, as of now I'm just using the built-in microphone of the Osmo Action. Okay naman yung quality kahit naka-close visor. As long as hindi tayo mabilis, mga 60 kilometers per hour and below lang tayo, okay na okay yung capture ng audio niya. Yun, so doon ka magiging producer to do cash out sa mga equipments, syempre, sa gas kapag nagta-travel tayo.
yun lang naman yung mga basic na kailangan. Pero ito talaga yung pinaka-importante, mga kaks. Dapat mong planuhin yung content mo. Be the director of your story. Dapat malaman, may istorya, may impormasyon na makukuha. So doon ka huhugot ng mga viewers at subscribers. May time na dapat kang mag-extensive research para mas maging maganda yung content mo. Aside sa ride recordings, may pagkakataon talaga na lalabas yung talent mo sa camera handling. So, dapat marunong kang mag B-roll sequence. Yun yung mga shots na kailangan natin gawin para maganda sa editing. Meron ding time na magsusulat ka talaga ng script if needed, or mag-voice over ka para masabi mo talaga yung mga correct information na kailangan. Check sound 1, VO, VO, sound, sound check, check, sound. Syempre, ikaw ang magiging bida kasi vlog mo yan. May time na hindi magkoconnect yung gusto mo sa sinasabi ng otak mo. Parang nagiging kontribida yung the other side mo. At pinakamahalaga sa lahat, mag-i-edit ka. Yes, dapat may konting alam ka sa video and graphics editing. Meron naman tayong konting alam, kaya medyo easy lang sa atin ito, yung pag-i-edit. Before, filmmaker yung gamit natin. Ngayon, naka-kine master tayo. Tsaka cellphone editing lang para mabilisan. Meron naman tayong laptop na may Sony Vegas at Premiere Pro, pero medyo mabagal kaya cellphone lang yung gamit natin. Okay naman yung outputs. Depende na sa inyo kung saan kayo komportable. At pag nag-upload kayo, make sure na searchable yung title nyo sa YouTube na naaayon sa content nyo. Meron din tayong tinatawag na thumbnail sa YouTube. Yun yung makikita mo yung picture. Yun yung makikita mo before I play yung video. So, make sure na catchy yung thumbnail mo para maging curious yung mga viewers. So, basically, mga kaksyon lang yung dapat natin gawin from the start. Mag-planning tayo. To do the filming, shooting, at saka editing. So, wag nating isipin na dapat ma-monetize tayo, ganito, ganyan. So, dapat may passion tayo sa paggawa ng content para maging makabuluhan yung pag-motovlog natin. So, yun lang yun, mga kaks. Shoutout pala sa mga tropa natin dyan sa Negros Occidental Motovlogging Society, sa mga tropa natin sa Honda Beat Owners Club, at saka sa lahat ng maniniyot sa DSB, Lantawan, at kahit saan pang sulok ng Negros. So make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating vlogs. Ayos, mga kaks.